170 liters na daw. Ito, itong punong balete na to? Oo. Oh, ay, tayo mo na kuya. Ikaw nga pala si? Rudy, ma'am. Rudy, si Kuya Rudy, ma'am. Isa sa mga tour guide dito sa Ilocos Norte, sa Cabigan Falls. Okay, okay, ano, pong, ano pong maganda rito, sabi niyo po? Ito po yung tinatawag na isa sa pinakamatandang puno dito sa Pagudtod. Nag-edad daw ito ng 270 years. 270 years? Wow! Yes, yan po, yan po yan. Makikita nyo dito ang pinakamatandang puno dito sa ano, sa lugar na ito, sa Cabiga Falls. 270 years. Ah, so ibig sabihin, ito po ang isa sa mga makasaysayang puno rito sa lugar. Oo, ma'am. Okay. Ano pa ho ang ibang makikita rito? Ay, pagka kung aabot ka daw dito ng alas 12 ng gabi dito, may pari daw na makikita mo dito. Hello? Bantay niyan. May pari talaga? May pari daw. Nakikita sa lugar na to? Kung gusto mo daw na mag-edad ng 170, opo, pupunta ng alas 12 ng gabi. Alas 12 ng gabi, tapos hahaba buhay namin? Para pa humaba lang ang buhay mo. Uy, para daw humaba buhay natin, alas 12 ng gabi, tatayo tayo dito. Oh. Kasi may pari na babantay dito. Oh, di ba? Babalik na lang ako rito. Ate, narinig mo? 250 years old. Oh, pero 270, ah, yung puno. Wala ka nang kakilala. Oh, wala na. Maiwan na ka mag-isa. Ay, no. Grabe si Kuya. Ito yung pinakamahabang nagbigay sa atin ng mensahe. Ayan. Oo nga naman. Alam nyo, minsan, no, God willing po ang lahat. Yan, salamat po. Salamat po sa ating presidente. Of course, siya po ang nagpursige para mai-adapt niya kami. Inampun po niya kami for 3 days. At yan po. Salamat po kay Mama Rio na siya pong nag-invite sa amin. Okay, guys. Nako, yan po yung... Nako, maingit kayo sa amin. Ang dami magagandang ginawa namin dito. At syempre, papasyal pa tayo. Saan po? Sa wind farm, yan. At, Purpuruan. Ayan. Pwede tayo mag-uwi, no? Mag-uwi ng wind farm, yung mga ano, mga... mga laruan. Okay. Ito si Kuya Erwin, hitik na hitik sa kaalaman ng history. At syempre, nako, ito po, tandaan natin, ha. Dito po sa Cabiga Falls ay nandodoon ang 270 years old na puno. Ayan po, ang puno ng balete. Ito po mismo. At of course, dito po kapag alas 12 ng gabi ay makikita nyo ang isang paring nakatayo po dyan. At dyan po ay may daladalang Biblia natatayo po dyan. At kung kayo po ay nangangarap na mabuhay hanggang 250 years old, pwedeng pwede po, basta po manalangin lang at maniwala. Yan lang naman, di ba kuya? Okay mga kaibigan, ako po'y bababa muna. Meron po ba akong bibit-biten sa pagbaba? O kaya nyo na yan? Ito mga paper cuts. Mami, akin na. Ay, kuyang. Mami, ay ano, Sir Neil, pasuyo nga po yung kaya kong bit-biten. Para ako yung makababa. Okay lang, kami na lang. Hindi po. Ha? Kami na lang. Kayo na lang po? Sige po. Okay guys, habang tayo ay bababa, titingnan nyo po yung aking madadaanan. Ito po yung daanan natin ngayon. Yan po ang binabaybay po namin. Okay, dito baybay tayo, no? At kanina sinamahan po natin ang mga ano natin, mga kusinero na siya pong nagluto ng masarap na pagkain. Malagkit po talaga yung kanilang mga ano, mga sabaw. Ang sabaw ng sinigang. Kakaiba, no? Talaga iba talaga kapag masustansya, no? Maraming sangkap. Kanina nakita ko napakaraming sangkap po eh. Sitaw. Merong carrots. Ay, no. Not carrots. Nakita ko sitaw, kamatis. Meron po siyang talong. Meron po siyang okra. Meron po siyang meron yung nagpasarap din yung ano, gabi, no? Gabi na malagkit. At 'yan.
kailangan ko bumaba kasi baka yung mother ko, alam nyo na may mother ko eh. Ayan na ho ang baby ko ngayon, my mommy. At the age of, lapit na ho siya mag 82 sa August 26, 2022. At kailangan po natin siyang babain agad. Eh ano ho siya, masyado siyang maalalahanin. Ayan. At tamang hinala. Baka kala niya hindi na ako babalik. Aha. Okay. Ito po, maganda, malinis po. Alam niyo ang kagandahan ho dito sa lugar na to ay hindi ho nila ina-allowed na magkalat ka. Masika po silang linisin ang lugar. Kuya, salamat po ah. Yan po, isa po yan sa masarap na nagluto. At hindi rin po nila ina-allow na kumain ka doon sa malapit sa falls tapos hindi mo ililigpit. Kaya doon sinisigurado nila. May mga kasama po silang mga tour guide at sinisigurado nila na malinis po ang lahat na aabutan ng mga nais mamasyal dito. So yung mga tour guide mismo, kaya po sila nandiyan, yan po ang hanap buhay nila. Sila lang po ang inyong babayaran. Wala po kayong babayaran sa pagpunta nyo po rito. Pagpasok po ninyo mismo sa Cabiga Falls. Yan. Dito po sa Barangay Cabiga ng Ilocos Norte. Yan. Ningal ako. Ang hirap nang walang exercise talaga. Pero ngayon eh, tag ko pa ang nag-exercise maghapon kasi talagang tagaktak ang aking pawis. Okay. So, yan. Opo. Ang gan, ang saya. Super. Ang sarap ng pagkain. Grabe. Hindi ako umakit sa falls pero ang ganda lang sa kinainan nila. Oo. Dilip kami doon. May sige. Ano? Ha? Ulam. Ah, marami pa, marami pa. Sabi nito, ito mabuka talaga sila niya. Oh, hindi. Nung umalis ako, marami pa. Baka pag akyat nyo, wala na. Ha? Siyempre, mabilis ako lumangoy eh. Ha? Eh walang alon, sasalubong sa'yo, bato eh. Naloko na. Naloko na. Saka? Ito yun na nga, ibig sabihin tapos na. Tapos na? Oo. Daming record yan, baka di mo na-upload dyan. Okay guys, maraming salamat po. At syempre, yan po ang pag-uulat namin. Wala na. Oh my goodness. Hindi, alam niyo ho, nabusog kasi ako sa pagbibigay ng magandang balita sa ating mga kababayan. O tingnan niyo ho. Tingnan niyo ang buhay. Oh, di ba? Hindi ko pa nabusog. Oh. Haya-haya ang buhay. Okay, ikaw naman. Anong magandang karanasan mo na napasama ka dito sa Quezon City Press Club sa ano, sa iyong pagdalo sa team building at outing? Hindi ko makalimutan dito po sa pag-akit ko po dito sa Cabigan Falls. Masaya. Hindi ka pwede magtapak dito. Kailangan may sapatos ka o nakachinelas kasi masakit yung mga Bato, matutusok ka. Tapos mga about 20 minutes, medyo hinihingal ako. Kasi pa wala akong warm up. 30 minutes po may kitang lakaran papuntang Cabigan Falls. Na paglangit ko po ron, para ka na sa yelo. Ay, super lamig. Pero mag-enjoy ka dahil ang sarap uminom. Ininom ko eh. Talo pa yung mineral water. Ayan. At ang hindi mo nakita doon, yung balete. Puno ng balete. Na kung saan ito ay nagkakaedad ng 270 years old. Ayun, na kapag ikaw ay nangangarap na tumanda hanggang 250 years old, pwede kang pumunta doon sa tapat ng puno ng balete dahil meron doon pare tuwing alas 12 ng gabi na nakatayo doon, hawak ang Biblia at doon ay mananalangin ka at matutupad ang iyong dalangin para abutin ka ng 270 years old. Kaya lang alas 12 ng gabi. Oh, alas 12 ng gabi. Wala pa. Wala pa.
Pero ang kagandahan noon, tinanong ko yung mga kasama natin. Opo. Kung gusto nilang umabot yung edad nila, 200. Alam mo sagot sa akin? Oh. Ay, hindi na mangyayari 'yun. Baka ikaw na lang mag-isang tao dito, wala na kami. Ilang bus kagad? Oh, 'di ba? Ayan. Okay, so maraming salamat po sa ating mga kaagapay. Thank you so much.